Balik ka, Marina. Oo. Nahihiya ako sa'yo, pero alam ko hindi pa ako lubusan nagpapasalamat sa ginawa mong tulong para sa'kin, pero kailangan ko ang tulong mo, Ibnarba. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't sinabi ko sa'yong tutulungan kita? Ibnarba, hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari sa'kin. Kagagawan ba ni Victoria ang lahat ng ito? Oo! Yan ay paghihiganti ni Victoria. Kailangan tulungan mo ako. Kailangan ko ang tulong mo. Sa mga nangyayari ngayon, hindi ako makakapayag na mapunta ang pamilya ko, ang asawa ko at ang magiging anak ko kay Luna. Huwag kang mag-alala, Marina. Tutulungan kita. Pero, may kapalit ang pagtulong ko sa'yo. Kapalit? Marina! Sakit ng tiyan ko eh. Saan? Dito, banda. Ah, gigisingin ko si Rafael. Oh, hindi na. Okay lang. Kailangan ko lang humiga. Inahanap kasi kita eh. Okay. Be careful, ha? Okay. If you need anything, gigisingin mo kami, ha? Okay lang. Sige. Sige. Salamat. Sheila, salamat ah. Hindi ako makatulog eh. Kailangan ko lang talaga ng kausap. Bakit? May problema ba? Carlito, sikreto lang natin to ah. Eh, hindi ko naman talaga dapat sasabihin eh. Kaso nga lang, hindi talaga ako matahimik. Pat, ano ba yan? Eh, kasi si Tito Elias, meron siyang bagong sekretarya. Eh, mukhang magkakaproblema. Ako? Ba't ano problema? Eh, kasi dinala ni Tito Elias yung sekretarya niya dito. Si Minerva. Eh, ang landi-landi. Os? Oo, biro mo. Bago pa naman umalis, humalik. Hello, tama ba yun? Teka nga sandali. Sigurado ka ba dyan? Oo, Carlitos. Kitang-kita ko at rinig na rinig ko. Baka naman,
Baka naman nagbibiroan lang. Alam mo naman yung mga matatanda, di ba? Ganon. Eh kahit na nagbibiroan sila, anong tawag mo doon? Di ba naglalandian pa rin? At saka saan ba nagsisimula ang mga affairs? Di ba sa pagbibiroan din? Ah, basta, ang pangit tignan, mali eh. Iniisip ko na nga kung sasabihin ko kay Tita Esther eh. Para bago man masimulan yung problema, matapos na. Ano ko, Isabel, yun yung huwag na huwag mong gagawin. Alam mo, mabuti pa tumimik ka na lang, baka sa'yo pa simula yung gulo na yan. Ano? Ako pa ngayon ang nagsisimula ng gulo. Eh bakit? Ako ba yung nangaagaw ng may asawa? Ako ba yung nanlalandi? Hindi naman, di ba? Anong kapalit sa hinihingi kong tulong? Kapag bilugang buwan, magiging sirena kang muli. At kailangan mabawi mo ang lahat ng sayo bago makapanganak si Luna. Dahil kung hindi, magiging kang isang halimaw dagat na magsisilbi sa akin habang buhay. Salamat, Lokab, sa pagligtas mo sa akin. Wala ka naman yan, Victoria. Ano ka ba? Friendship tayo, di ba? Magkakosa na tayo. Tsaka, natural na naman ang tulungan kita, no? Baka naman dumating din yung araw na kailanganin ko tulong mo, eh di tutulungan mo rin ako, di ba? Huwag ka makalala. Sagot kita. Pero hindi ako titigil hanggat makaganti ako dyan sa mga sarili na yan. Baka papayag na maisa nila ako. Oh, hardlet ka na naman. Ano naman ang plano mo? Pero humanda sila. Humanda sila! Rog? May problema ba tayo? Oo, what do you mean? Parang nagdududa ka sa akin sa mga kinikilos ko. No. Hindi naman sa nagdududa, Marina. Naiibahan lang ako. Eh, kaya lang naman ganito eh. Kaya lang ako nagsusungit. Kaya lang iba yung mga kinikilos ko dahil nga sa pagbubuntis ko, di ba? Kaya nga parang... ayoko na tong batang to eh. Ano? Are you out of your mind? Kasi... parang kasalanan ko lahat eh. Mahal ko naman tong batang to. Gusto ko nga magkaanak tayo eh. Pero... parang nasisira lang yung pamilya natin. Kaya ayoko na. Ayoko na. Kung katahimikan lang naman ang pamilya natin, masisira. Wag na lang, di ba? Marina, no. No. Hindi ganun. Hindi ganun ang solusyon, okay? The baby comes first. Kahit ano pang mangyari. Okay. It's not your fault. Huwag mo isipin yon. Huwag mo isipin na kasalanan mo, kasalanan ng baby natin, okay? Kami nga dapat eh. Dapat nga kami ang mag-adjust at tumintindi sa'yo. Okay, I'm sorry. So sorry. Oh ano, Marina? Pumapayag ka ba sa kasunduang ito? Oo, Idnarba. Pumapayag ako sa kasunduan natin. Kung ganon, lagdaan mo ang ating kasunduan. Ha 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 ha
kailangang mabawi mo ang lahat ng sayo bago manganak si Luna. Dahil kung hindi, magiging alipin kita habang buhay. Ano kaya ang nangyayari? Ano kaya ang kababalaghan ang ginagawa ng mga dublets na yon? Malamang mabibilis ang mga yon. Kaya nga ba eh, noong paman gusto ko nag-iisa lang ako at tama na yung isang dugong. Yan ang hindi ko maintindihan sa'yo, dugong eh. Kasi masyado mo naman minamalit sa relay mo eh. Alam mo naman, mabait ka naman eh. Ngayon na lang ito, ninja. Mula nung nakilala ko ang Nanay Ella ko at naging friends ko si Marina. Pero nakakahiya mga minin, ang totoo. Sa kaloob-looban ko, nag-aahari ang kasamaan. Kaya isipin mo, ninja, mahigit 100 duplets times 100 ang kasamaan! Sir, ma'am, go! Wow! Sabihin sa'yo, tuwang-tuwa ako sa'yo. Kapag bilugang mo, magiging sirena kang muli. At kailangan mabawi mo ang lahat ng sayo bago makapanganak si Luna. Dahil kung hindi, magiging kang isang halimaw dagat na magsisilbi sa akin habang buhay. Ako na lang. Parang may tao. Ano na ako ba yun? Ano kasing ba ito? Luna? Ba't din yan sa bahay ni Lorelai, si? Tulungin niyo ako. Kasalanan ko. Kung alam pa lang na may kakampi na si Victoria, hindi na sana muna tayo sumugod. Okay lang yun, Ista. Hindi naman tayo napuruhan eh. Ang mabuti pa, humingi na rin tayo ng tulong kay Haring Poseidon. Wala kay Haring Poseidon ang kasagutan sa inyong mga problema. Neptuna? Napadalaw ka? Gusto ko lang makatulong. Dahil nakikita kong mga nangyayari sa inyo, kay Dugong, at maging kay Marina. Ang sabi mo,
Wala kay Haring Poseidon ang sagot sa problema namin? Wala. Na kay Ibnarba. Ibnarba? Teka, anong kamo? Si Minerva? Opo, yung bago sekretarya ni Tito Elias, yung andito kanina. Oh, eh ano naman ang ginagawa niya? Eh, naglalandian nga po. Teka muna, sigurado ka ba sa sinasabi mo na yan, anak? Oo, talaga mamaya, hindi ka sigurado. Eh. Walang yakap! Siluhan ka! Siluhan ka! Nasaan na kaya yung kaputol ng piraso ng kasanala? Bakit? Wala. Naisip ko lang. Kasi, nasa sayo na yung isa, di ba? E di dapat lang na mapunta naman sa akin yung isa. Para, bongga, pare-pareho tayo may kapangyarihan. Yun eh kung wala pa nakakuha ng kaputol. Pero huwag ka mag-alala. Bakit hindi lang nagpapas sa akin ang kaputol ng kasanala? Sa akin yun. Dapat lang. Correct? Sige, tama yan. Humigop ka lang ng humigop ng sabaw. Makakabuti yan para sa'yo. Mabuti naman at dito ka sa akin dinala, no? O ano, nanggaling ka na ba sa inyo? Anong nangyari? Hindi ako nakilala ng pamilya ko. Bigo ako. Naku! Kawawa ka naman pala. Kung gusto mo, dito ka nalang tumira. Total, mukha ka namang mabait eh. At saka welcome na welcome ka dito sa palasyo ko. Ano ka ba naman, Lorelai, hindi ka na naman nag-iisip? Hindi mo ba narinig may sarili siyang pamilya? Dapat doon siya nakatira. Ewan ko sa'yo, ano ka ba rin? Hindi ka na naawa. Hindi mo ba narinig pinagtabuyan na nga siya ng pamilya niya? Ano ka ba? Dapat ipaglaban niya ang pamilya niya. Huwag na nga kayo magtalo. Eto kasi! Ikaw, ano ka ba? Lorelai, tama naman si number 2 eh. Kailangan kong balikan at ipaglaban ng pamilya ko. Alam ko na kung anong makakatulong sa'yo! Ano? Alam ko na kung saan lumagpak ang isang piraso ng bituing kasanalam! Saan? Diyan lang sa dagat, malapit dito sa atin! Sigurado ka ba dyan? Oo, tumigil ka na nga dyan! Nagpapatalino-talino ka dyan, di naman lahat nakikita mo. Takpan kaya kita! Ano ba? Pilar, wag naman. Ba't naman kailangan humantong pa tayo sa ganito? Alam mo, Esther, hindi ko rin naisip na kakailanganin pa namin umalis mag-ina dito. Kayo ng pamilya namin. Sa totoo lang, wala naman kami ipang mapupuntahan eh. Pero kung ganito rin lang, alisin mo anak sa amin. Pilar, di ba ikaw rin naman nagsabi sa akin na pagkabuntis ang isang tao, medyo mainitin ang ulo. Pilar, ikaw nang bahala magpasensya kay Marina, oh. Konting tiis na lang. Pasensya ka, nalilipas din ito. Oo, sinabi ko nga yun. Okay lang naman yun, Esther, na magtaray siya o magsungit siya sa amin eh. Pero yung sasaktan niya pa si Isabel, hindi tama eh. Pilar, pasensya ka na ha. Isabel, ako na nanghihingi ng tawad sa inyo. Pasensya na kayong mag-ina ha. Alam ko na medyo nabigla nga si Marina. Talagang mali yung ginawa niya. Pero hindi ba kilala niya naman si Marina? Hindi naman siya ganun eh. Ayun na nga, Esther eh. Akala ko kilala ko siya. Kaya nga mas masakit para sa amin. Yung pala hindi. Alam mo kung hindi lang mali, iisipin ko, sa sobrang sama ng ugali,
Si Luna yun eh. Hindi si Marina. Aha. Mga ilang kailangan nyo? Pwede po. Pwede. But, kailan nyo kailangan? Sige, Lunes. Opo. Oo, kayang Lunes. Sige. So, i-ready na namin. Tapos, sagot ko na yung yellow para sa biyahe. Yung presyo? Hindi. Kayang-kaya niyo yun. Huwag ko kayo mag... Kayang-kaya niyo yun. Kayo pa. Bigay ko kayo ng malaking discount. Apa. Basta Lunes. O, sige. Lunes tayo. Sige, Mr. Cueva. Sige po. Ako nang bala. Sige. Minerva? Anong ginagawa mo? Tinutulungan ko lang naman kayo mag-relax, boss. Minerva, sorry pero gusto ko magkalinawan tayo. Sekretarya ka, boss ako. Yun lang ang relasyon natin. Dalaga ka, may asawa kong tao. Ayoko magkaroon ng problema. Ngayon, kung hindi okay sa'yo na manatiling professional ang tinginan natin, sorry, pero mapipilitan akong tanggalin ka. Whatever you say, kayo ang boss. Sigurado ka ba dyan? Oo, doon nga! Sure ka ba? Oo, no, huwag ka nga makialam dyan. Bakit nakita mo ba? Hindi. Pero nararamdaman ko na may ibang nakakuha nun. At kung sino man yon, hindi ko pa alam sa ngayon. Lorelai, pwede ko bang makausap si number two? Lorelai, number two, total, hihintayin ko pa naman yung magbilog ang buwan bago ako maging sirena. Magpapasama sana ako sa inyo kay Raj. Para pag nakita kayo, kahit pa paano maniwala naman sila sa akin, natotoo ang sinasabi ko. Ha? Naku! Ayoko! Delikado yun eh! Oo, sasama ako! Ano ka ba? Ba't ka ba pumapayag dyan? Obvious ba? Gusto kong makatulong. Pambihira ka talaga eh. He, tumigil ka na nga. Ikaw ang tumigil, sungit. He, pakyut. Parang nakikinikita ko na. Nagkakagulo na sila sa Manila. Ikaw, susugod tayo dun. Sa palagay mo, may magagawa tayo dugong? Ewan ko. Gusto ko sana, pero matay kong mag-isipin. Dito pa lang nga, hindi na tayo nakaporma. Paano ba sa Maynila? Marami sila at napakalaki ng Maynila. Pero kahit marami sila, kung kikilos tayo, may magagawa tayo. Kahit pa isa-isa lang yung tira, babaawas din yung mga yun. At saka, araw ngayon eh, hindi ba takot sila sa araw? Parang ikaw, pag walang kwintas, Nagpapagod lang tayo, ninja. Hindi na sila takot sa araw. Mahirap na silang patayin. Pero mayroon pang ibang paraan. Ang kailangan lang, mapatay natin yung leader nila! Leader? Paano mo naman alam na may leader sila? Kalahi ko nga sila, edi siyempre alam kong takbo ng isip nila! At natitiyak ko, sa ngayon may napili na silang leader. Dahil ako ang ginawa niyong leader,
Susundin niyo ako. Tama? Tama! At yun lang leader ang kailangan natin tirahin. Dahil walang saysay, kung isa-isa natin silang papatayin, dahil posible, magparami lang sila. Sama sa amin yun. Si Dugong pa. Eh, balita namin. May lap yun. At may kapangyarihan din. Baka... Baka! Ang dami mong satsak! Susunod ba kayo sa inyong utos ko? Gusto niyong kuryentehin ko kayo? Ano? Susunod kayo? O, ano mabali? Hanapin niyo siya ngayon. Bilisan niyo. Dalhin niyo siya dito. Kailangan magharap na kami ng kapatid ko kay tatay tayo mo. Dali! Hello? Hello? Ito ba si Esther? Oh, ito nga. Sino to? Mabuti na lang at ikaw mismo ang sumagot ng telepono. Makinig ka mabuti, Esther. Bantayan mong mabuti ang asawa mo. May ginagawa siyang milag. Ano ibig mo sabihin? Huwag ka naman tanga-tangahan, Esther. Talasan mong iyong pakiramdam. Buksan mong iyong mga mata. May babae ang asawa mong si Elias. Hello, sino to? Magpakilala ka sa akin. Hindi na importanteng malaman pa kung sino. Sabihin na lang natin, isa akong kaibigang nagmamalasan. Hello? Hello? Nakausap na namin si Haring Poseidon. Sinabi na namin ni Neptuna ang tungkol sa lagay natin. Pati ng tungkol sa ibang ginantihan ni Victoria. Eh, anong sabi ni Haring Poseidon? Kailangan na ibalik natin sa lalong madaling panahon ang ating mga tunay na boses. Dahil kung hindi, maaari tayong kapitan ng mga sakit at yun ang ikamamatay natin. Raj. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Luna? Kasi, naku, ikaw na nga lang magpaliwanag. May dapat kang malaman, Raj.